Sa pagbisita ni Interior and Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. sa selebrasyon ng ika-apat na taon na anibersaryo ng rehiyon, hindi maisasantabi na maitanong ang usapin sa politika, lalo na sa bagong tatag na lalawigan ng Maguindanao del Norte. Pero hindi na ito personal na nasagot ni Abalos matapos na umunis agad at di na nakadalo sa press conference. Subalit sa pakikipag-usap umano ng kanyang alter ego sa rehiyon, MILG Bar Minister Attorney Naguib Sinarimbo sa Kalihim, ito umano ang sinabi ni Abalos. Hindi sa kanila, nasa kay Pangulo daw po yun, nasa kay Presidente. So yun ang sinabi niya sa atin. Kamakailan marami ang nagulantang sa paglutang ng pangalan ni BARM Senior Minister Abdul Rauf Macacua na itatalagang caretaker sa bagong tatag na probinsya, bagay na itinanggi ni Macacua. Habang nag-assume na si dating Juan Maguindanao Vice Governor by Aini Sinsuat na siya ang governor base umano sa Republic Act 11550. So yung presidente kasi nag-indicate na sila in a meeting in Davao, yung opisina niya na mag-exercise si Pangulo ng prerogative niya to appoint. So taking the cue from that pronouncement sa kanila, we've been advised na hindi mag-take ng action until the president issues an appointment. So sa amin ho, aantay namin yung action ni Pangulo kasi pangit na mangyari na after na sinabihan tayo at nag-usap-usap ay gagawa tayo ng hindi alinsunod doon sa napag-usapan. So yun ang magiging position natin. So for any other party to claim na sila yung mamumuno sa Maguindanao del Norte, we will always go back to that consensus arrived at in Davao and the directive given by the Office of the President. Bukod dito, wala pa umanong opisyal na dokumento ang ibinaba sa opisina ng Ministry of Interior and Local Government, lalo na sa usapin ng Certificate of Registration. Samantala, nakatanggap na ng komunikasyon ang MILG BARM ng request mula sa Department of Budget and Management na humihiling na maglabas ng sertifikasyon. So we will wait for the official document to arrive at the office. So far, ang official communication pa lang na dumarating sa atin was the request from the Department of Budget and Management for our office to certify na nagkaroon ng plebiscite at nanalo yung yes, and that may process for getting into the corporate existence of the province. Kasi yun ho yung magiging basis nila for recomputing the internal revenue allotment dati o kaya itong share from national taxes. Kasi magre-reapportion sila para ma-determine kung magkano yung mapupunta sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte and the other provinces. Kasi maapektuhan niya yun base doon sa formula in the local government code. So yun ho, sumagot na kami sa kanila, nag-reply na kami sa Department of Budget and Management. And then as soon as we received the communication from the Office of the President, saka ho kami gagalaw, saka kami mag-a-act. For now, wala pa yun. So not even the alleged appointment of the senior minister. Hanggat hindi dumarating sa amin yung official document, hindi ho kami gagalaw. Ang corporate existence ng LGU begins with the official functioning of the officials of the province. So kung ang determination ay mag-a-appoint si Presidente, atay natin yung appointment. So when the appointment is transmitted to us, we will issue the necessary certification for that so that the DBM can communicate directly kung ano yung gagawin doon sa internal revenue allotment or share nila sa national taxes. Maliban sa isyu ng Maguindanao del Norte Province ay mainit na usapin din ang politika sa bayan ng Rajabuayan. Dito, opisyal na inanunsyo ni Sinarimbo na nakapagbigay na sila ng Certificate of Recognition sa bagong uupong alkalde sa katauhan ni Baymaruha Ampatuan Mastura. Of Rajabuayan because of the decision of the Regional Trial Court. Dahil hindi ho nagkaroon ng temporary restraining order in a period of 20 days, after the lapse of 20 days, nag-assume ho yung pinroclaim ng court na panalo, wala rin hong injunction. So, on the basis of that, legal ho yung lahat ng papel,
walang premature na assumption doon sa office. So we will have to issue the certificate of recognition. So we issued that last week. And so you have a new mayor in Rajaboyan, si Mayor Maruha Mastura po. Usapin din ang isyong politika sa bayan ng Pandag, Maguindanao, kung saan mainit ang bangayang legal ng dalawang nagkalabang kampo sa panig nila Kadapi Toy Mangudadato at Mujahiran Uji Balayman. May paliwanag si Sinarimbo sa naging kaibahan ng kaso ng Pandag at ng Rajaboyan. Dalawa ho ang basic na difference. In the case of Pandag, nag-assume yung dineclare na mayor ng within the period to appeal, meaning hindi final and executory yung decision. Pangalawa, nagkaroon ho ng injunction sa kaso ng Pandag, nag-issue ng injunction yung Commission on Elections. Pangatlo ho ay, in the case of Pandag, yung request for certificate of recognition came too early. Hindi pa final and executory yung decision, ay nag-request na dahil nag-issue ng execution pending appeal even before the lapse of the 20-day period for which you will have to await. Kung nag-file yan ng appeal sa commission within a period of 5 days, basta't naka-appeal yan, mag-aantay ka ng 20 days bago ka maka-issue ng execution pending appeal. In the case of Pandag, wala pa ho yung 20 days meron ng execution pending appeal. Sa kaso ng Rajaboyan, very clear yung order ng court na nilabas niya na ito ang panalo. But if the other party files an appeal to the Commission on Elections, we will have to wait for 20 days. Kinlaro na na hindi siya mag-i-issue ng execution pending appeal pagka nag-appeal yung kabila for a period of 20 days. So sila Mayor Maruha, inantay din nila yung 20 days before sila nag-assume. Nung walang nilabas na TRO, walang injunction, saka sila nag-assume. And so on the basis of that, we will have to issue the certificate of recognition. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Sinarimbo na dati na umanong may certificate of recognition si Pandag Mayor Toy Mangudadato, kung saan naisuhan umano ulit ng makalabas ito mula sa detention ng ito ay makapagpiyansa. Dati na ho siyang may certificate of recognition na isuhan lang siya ulit nung lumabas siya sa detention. Nagkaroon siya ng piyansa and then he reassumed on the basis of the removal of the physical incapacity na hindi siya maka-attend nung function niya dahil nakakulong siya. Once that was removed through the bail, nag-reassume siya nung ano na yan. And that's the basis for the issuance of a certificate of recognition for him. Kahapon, kasama sa mga tumanggap ng parangal sa pagkilala Governance Day ng BARM Anniversary si Mayor Toy Mangudadato, habang si Uji Balayman ay umapila ngayon sa NBank at iginigiit na mas dapat kilalanin ang inisyong desisyon ng Regional Trial Court Maguindanao kaugnay sa resulta ng kanyang protesta. Mula dito sa Bang Samar Government, kasama si Elzer Dave Dalo, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.